Magandang araw po sa inyong lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang pagpapahay ni Kristo ng maraming mga tao. Isang napakagandang milagro. Pero dapat makita po natin ang magandang detalye dito. Una sa lahat, ang sabi ng Panginoon, bago niyo pakhanin ang mga tao, nahabaga po sa mga tao ito. Sapagkat ilang araw ng kapiling natin sila, hindi sila kumakain, ayaw po silang paalisin. Baka may mangyayaring masama sa mga. So para ganun, sabi ng Panginoon, hindi po, napakasarap isipin. Meron tayong Diyos na ganito. Na nakakaalam ng ating mga pangangailangan. Kahit hindi pa natin sinasabi ang lahat na yan. At gumagawa na rin ang paraan upang ito ay matugunan. I believe ito po ang dapat na magbigay sa atin ng lakas ng loob sa buhay na ito. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 10:29. Kung ang dalawang maya ay nabibili ng isang pusing, ibig sabihin po nun, ang presyo ng maya ay wala pang isang pusing. Dalawang maya sa isang pusing. At kung ang maya hindi nalalaglag sa lupa na hindi nalalaman ng Ama, higit kayong mahalaga. Maging ang mga buhok ninyo ay bilang na lahat. So huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Okay? Kailangan natin alalahanin ang ating kalusugan, lalo na ngayon, panahon ng COVID-19, hindi pa tapos ang pandemya. Okay? Kailangan natin alalahanin ang negosyo, ang trabaho, ang pag-aaral mo, ang pamilya. Yes, kailangan alalahanin ang lahat ng mga bagay na ito, pero hindi dapat mag-google ang lahat ng oras natin sa pag-aalala lamang. Ang sabi ng ating Panginoon, kung makatutulong sa iyong pag-aalala, go! Mag-aalala ka! Pero alam natin, maraming namamatay sa pag-aalala. Sabi nga po ng isang survey na aking nabasa, mas maraming namamatay sa pag-aalala kesa sa pagtatrabaho lang. Kasi ang pagod lang naman ng katawan, ipapahinga mo lang, ayos na eh. Pero yung pagod ng isip, pagod ng puso, because you're not at peace, you're always worrying, iba yun, makasasama sa iyo. Again, itong mga bagay na sinasabi nating mahalaga, kailangan nating alalahanin. Pero these things, sabi nga, should just be a concern, something to be concerned of in our life for quite some time only, but not all the time. Ulitin ko po yun. Itong mga bagay na ito should just be a concern for quite some time. Pero hindi isang bagay to be worried about all the time. Linawin po natin yun. Tama po, ang concern ay katulad din ng pag-aalala o worry. In fact, pareho silang pag-aalala sa una. Kaya lang meron silang pagkakaiba. Pag sinasabi natin, concern ko kasi ito, concern ko ganun, concern ko ito, kakaiba ito kahit paano sa worry ko ito, worry ko yun, worry ko yan. Pareho nag-start sa pag-aalala. Kaya lang, ang worry, nag-start sa pag-aalala, natatapos din sa pag-aalala. So walang katapos ang pag-aalala, talaga namang mawiwindang ka. Pero ang concern, tama, nagsisimula sa pag-aalala. Pero, unti-unti, nagtatapos yan, pumupunta yan sa pagtitiwala sa Diyos na sa palagay mo at sa pananampalataya mo ay tunay na maasa. Kaya kung ang laging dialogue ng isang warrior, ano ba naman itong nangyari sa buhay ko? Paano ba ako mga taon dito? Lagi na lang ganito? Paano ba kaya bukas sa pag-alaman sa susunod na 20 taon? 20 taon? May problema mo na? Ang laging dialogue ng isang concerned believer ay, Lord, mahirap po ito. Gagawin ko po ang makakaya mo. Bahala na po kayo. Kayo po ang bahalang mag-ayos ng lahat ng bagay sa buhay ko. So, ang basic difference ay, sa worry, wala sa eksena ng Diyos. Kung nandun ba ng Diyos, sa isip lang, nandun lang yung paniniwala, pero wala talaga sa kalooban. Sinasabi ng banal na kasulatan, even the devil believes in God. Kahit ang demonyo, naiisip ang Diyos. Kahit ang demonyo, kinikilala ang Diyos. Pero ang demonyo, hindi nagsusurrender ang kanyang buhay sa Diyos. So kung pwedeng, kapag ikaw ay warrior, naisip ang Diyos. Pero kaya labis kang nag-aalala, hindi mo sinusurrender ang lahat sa Diyos. Ang isang concerned na believer, tama nandun ang pag-aalala. Pero unti-unti nababawasan hanggang sa mawala na sapagkat ito ay nakasandig sa paniniwala ang
Diyos ay maaasahan, nandiyan para tayo laging tulungan. Natutuwa po ako, actually, nung nagninilay po ako nito, doon sa detalye na binanggit dito yung mga may sakit. Mga bilay, mga bulag, mga pingkaw, mga pipi. Ang concern ko ay, pwede naman sabihin, at tinala kayo susang lahat ng mga may sakit. Tapos, di ba? Tapos pa sa tinta. Di ba? Hindi eh. In fact, inulit pa. At ang pipi ay nakapagsalita, ang bulag ay nakakita, ang pingkaw ay gumaling na, at ang pilay ay nakalakad na. Pwede naman sabihin, ang mga may sakit ay gumaling na. Lahat naman sila, di ba? Pero bakit dinitali pa? Para sa akin, ano bang ibig sabihin nito? Dahil napaka-importante magpinsang buong katotohanan. Una, kaya sinabi dito na pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Sinasabi dito makapangyarihan ng Diyos. Kasi ibig sabihin nito, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang sakit mo, ano man ang problema mo, kaya niya ang solusyonan nito. Name it! In connection with this, hindi lang ang sinasabi dito na makapangyarihan ng Diyos. Sinasabi din ng detalye ito na mapagmahal ang Diyos. Kasi yung pilay, iba naman sa bulag. Yung bulag, iba sa pingkaw. Yung pipi, iba sa bulag. Yung pilay, iba sa bingi. So ibig sabihin, anuman ang disposisyon, anuman ang pagkakataon, anuman ang sitwasyon mo, komplikado man o simple lang ang kasalanan mo, komplikado man o simple lang ang problema mo, anuman ang kinakailangan mo sa buhay, God is willing to deal with you, to deal with all of us individually. Kasi ka, iba-iba tayo ng sitwasyon. Kung pwedeng sabihin ko na, kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ako sasaktan tulad niya, pero kami ay magkaiba. Kaya talaga hindi po pwedeng sabihin yun eh. Kaya kung pareho-pareho man tayo may sakit, halimbawa sa baga, iba naman yung support system ko, support system mo eh. Sana you're getting me. Ang ibig sabihin nun, ang Diyos ay magbibigay ng importansya sa atin. Nasa saan ka man, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kailangan mo, God will deal with us uniquely, individually. Lahat tayo special sa mata. So, napakaganda isipin nun. As I said, magpinsang po yun. Makapangyarihan ng Diyos at siya ay mapagmahal. Kasi isipin po ninyo, kung makapangyarihan lamang ang Diyos at hindi siya mapagmahal, paano natin maramdaman ang kanyang kapangyarihan? Kung pwede natin maramdaman yun sa pamamagitan lamang ng lahas, kapag tayo kanyang paparusahan, sa pamamagitan lamang ng pagpaparamdam ng kanyang puwersa, katatakot yun. Kaya, napakagandang isipin na hindi lang makapangyarihan ng Diyos, kundi ang Diyos din ay nagmamahal sa atin. Kasi nga, ang kanyang kapangyarihan ay totoo natin mararamdaman sa pamamagitan ng pagpaparamdam niya sa atin para sa ating kabutihan. On the other hand, nakatutuwang isipin na hindi lamang mapagmahal ang Diyos. Hindi lamang tayo mahal ng Diyos, kundi makapangyarihan din ang Diyos. Kasi kahit tayo mahal niya, kung hindi naman siya makapangyarihan, baka maubusan siya ng paraan upang makagawa para sa atin ng kabutihan. Siguro po naranasan niyo na yung minsan nandun yung pagmamahal sa puso ninyo. Gusto niyong tulungan ng isang tao, pero wala kayong magawa. Kasi kapos ang kakayanan ninyo eh. So nalilimitahan kahit pa paano yung paraan ng pagpaparamdam ng pagmamahal. Ito, mapag-usapan na lang po natin. Ano? Bakit pa sinasabi ko minsan na parang mas mahal ng lolo at lola ang mga apo nila kaya sa mga anak nila? Nasasabi nila yan kasi mas may time sila, mas may naibibigay sila. Iyon ang madalas ang dahilan eh. Pero para sa akin, ito yan. Kaya nga parang lang eh. Kasi given the fact na kung dati sa mga anak nila, sapat ang panahon nila, they have all the time. Kung dati, para sa mga anak nila, sa patang pera nila, they have all the means. Palagay ba ninyo yung ginagawa nila ngayon sa mga apo nila, hindi nila gagawin sa mga nila? Of course na. Gagawin din nila. Kaya, para sa akin, ganun lang din. It's just that, nung nandoon na sa sitwasyon na sila ng mga anak nila,
wala pa sila masyadong kakayan. Kaya nga po, again, napakasarap isipin na ang Diyos ay hindi lamang tayo mahal eh. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya ang pagpaparamdam niya sa atin na pagmamahal ay hindi kailanman malilimitahan. At yan po, maliwanag sa ating ebanghelyo na pakinggan. Pansinin po ninyo, ha? Sinabi dito, napakain ng maraming tao at lumampas pa ng 7 malalaking bakul ang mga ito. But please don't forget, nag-chip in din kahit paano yung mga tao. 7 tinapay at maliliit na isa. Which basically shows for me na hindi naman talaga tayo hahanapan ng Panginoon na lampas sa ating kakayanan eh. Nang ibigay sa Panginoon yung tinapay at yung isda, hindi naman sinabi ng Panginoon, ito lang? Ito lang talaga? Hindi ba kayo nahihiya? Ayaw mong dagdagan man lang? Hindi sinabi ng Panginoon eh. Kasi, maliwanag naman sa Panginoon na siya ang magpupuno sa ating kakulangan, siya ang magdadagdag sa pagkukulang, at siya ang gagawa ng mga bagay na hindi natin makakayanan. And besides, ganun naman talaga ang hatian eh. Ganun ang hatian. Ang totoong hatian ay maliit lang yung parte natin, malaki ang parte ng Diyos. Simple lang pwede natin ibigay, ha? Bongga ang kayang ibigay ng Diyos. Ordinaryo lang ang kaya natin, extraordinaryo ang kakayanan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ilang tinapay lang at isda ang parte ng mga tao. Pero ang parte ng Diyos, mucho mucho, bonggang-bongga, sobra-sobra ang naranasan ng mga tao. Kapatid, ganun lang din sa buhay. Alam po ninyo, labis tayong nag-aalala kasi binabaligtad natin ang pakatpihan eh. Ang ginagawa natin, pinapalaki natin ang parte natin, pinapaliit natin ang parte ng Diyos. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon, huwag niyong alalahanin ang bukas. Bakit? Eh kasi nga, yung bukas, hindi natin kontrolado yon, hindi natin dominion, hindi natin business yon. Kontrolado ng Diyos yun. Concern ng Diyos yun. Trabaho ng Diyos yun. So kung isipin mo, ano kaya ang gagawin ko 20-10 years from now? Baka hindi magkaroon ng maganda kinabukasan ng mga anak ko. Baka, naku, baka magkasakit ako. Baka hindi magbuo mga negosyo ko. Naku, baka magkagagalit ang mga anak ko. Naku! Kapatid, huwag mo isip mo yun. Basta ikaw, gawin mo lang yung parte mo. Magbigay ka ng kaya mo. Sumikap, magtrabaho, may sakripisyo, i-relax mo na ang isip mo. Sapagkat ang Diyos na ang mahalang magpuno sa lahat ng mga maging pagkukulang mo. Ang Diyos na ang bahalang magpaalala sa iyo ng mga makakalimutan mo. Ang Diyos na ang bahalang magtapos ang maganda sa mga nasimulan mo. Tama, yes. Maaaring ang buhay kung pwedeng hindi pa rin maging perfect. Kasi hindi naman perfecto ang mundo. Pero kapatid, tandaan mo, perfecto ang kapangyarihan niya, ang pagmamahal niya para sa buhay mo. Sana, sana, maging sapat na ito para maging matakas ang kalooban mo. Para hindi ka na masyadong maging kapag. Cast all your cares to Him because He cares for you. Ito sana mga kapatid ang ating nakita, mensahe ng Ebanghelyo. Sensya na, hindi po ako napag-isa na karoon ng konting at bigla ako mabago. 3 nails on the crown. God bless. Malaki ang parte ng Diyos. Ibigay natin yun sa Diyos. At magiging mas payapa tayo. Diyos. Love you.